from the sideline. 8-time PBA champion, 8-time PBA All-Star, 1-time All-Star Game MVP, 2-time PBA Mythical Second Team, 2-time PBA Mr. Quality Minutes, at PBA 3-Point Shootout Champion noong 2019. Yan ay ilan lamang sa mga achievements ni Peter Jun Simon. Dahil matapos ang 16 na taon sa PBA, nagpa siya na si PJ na ngayong 2020 season, ang huling taon na makikita nyo si PJ bilang isang professional basketball player. Kaya sa ating edisyon ng video na to, sa kanyang huling sayaw, ating balikan kung paano nagsimula at kung paano matatapos ang kanyang karera sa PBA. Dito lamang sa From the Sideline. Pinanganak noong June 1, 1980 sa makilala South Cotabato. Sa pagsisimula ng karera niya sa mundo ng basketball, talaga nga namang ang pangalang Peter Jun Simon ay hindi mo naririnig sa college basketball. Pero sa mga taga Mindanao, si PJ ay isa sa mga matunog na pangalan at kinikilala bilang isang alamat sa collegiate basketball sa Davao. Bakit nga hindi? Tatlong MVP lang naman ang kanyang natanggap sa mga liga ng kolehiyo sa Davao City. Nag-aral ng high school sa Notre Dame of Makilala at nag-kolehiyo sa University of Mindanao. At dahil matunog ang kanyang pangalan sa Mindanao, naimbitahan at nabigyan kaagad ng kontrata ng Davao Eagles sa Metropolitan Basketball Association. Hindi naman naging maganda ang kanyang pag-uumpisa sa liga, pero hindi nagtagal ang scoring machine mula sa makilala nagpakilala. Kaya naman noong 2001 NBA season, pinangalanan bilang Discovery Player of the Year. Naging miyembro ng Philippine National Basketball Team na sumabak sa 25th edisyon ng William Jones Cup. Noong panahon na yon, ang NBA All-Stars ang pinadala bilang mag-represent ng Pilipinas sa Jones Cup. Matapos magsara ang NBA noong 2002, si PJ ay kinuha agad ng Dust Dishwashing Liquid sa Philippine Basketball League. Agad namang nagpakita ang gilas sa star-studded 2002 to 2003 PBL Challenge Cup at binigyan ng parangal at kasama sa second Mythical Team selection. At dahil sa kanyang performance, natulungan niya ang kanyang koponan na makapasok sa PBL Finals. Yun nga lang ay natalo sa Wellcoat Paint Masters. Pero sa sumunod na konferensya, 2003 Sankey's PBL Unity Cup, tinalo ng koponan ni PJ ang Viva Mineral Water upang masungkit ang kampyonato. Kasama si Rich Alvarez na kanyang teammate, ginawaran ng PBL Press Corps bilang Co-Finals MVP. Bago ang kanyang pamamayagpag sa PBL, nagpa-drop sa PBA noong 2001 at pinili ng Santa Lucia Realtors 43rd overall. At tulad ng pagsisimula niya sa Davao Eagles, ganun din ang kanyang naging kapalaran sa pagsisimula niya sa PBA. Hindi man nabigyan ng kontrata ng Santa Lucia noong 2004, maswerte namang binigyan ng Pure Foods tender Juicy Hot Dogs ng 2-year contract bilang isang rookie free agent. Sa kanyang first season sa Pure Foods, malamig ang kanyang pagsisimula dahil ito ngang si PJ anino lamang sa bench ni James Yap, ang number 2 overall pick noong panahon na yon. Bago ang kanyang unang season sa Pure Foods, si PJ at James Yap ay naging mahigpit na magkalaban sa PBL. Noong 2003 to 2004 PBL Platinum Cup, naging mahigpit ang labanan ng koponan ni PJ na Das at ang koponan ni James Shop na Welco, na masasabi nga natin star-studded dahil nasa Welco pins nga po bukod kay James Shop ay sila Paul Artadi, Jojo Tangkay, Irvin Soto at marami pang iba. Fast forward ulit tayo sa PBA. Unti-unti nakilala si PJ Simon bilang isang super sub at dahil napakabangis umiscore, later on binansagang the scoring apostle dahil nga sa pangalan nito na Peter, Jun at Simon.
Kinilala bilang isa sa Big Three ng prangkisa ng Pure Foods, kabilang si James Shapp at Mark Pingris, na buo ang isa sa mga pinakamagagaling na koponan sa buong kasaysayan ng PBA. Naging Grand Slam champion noong 2014. And the rest is history. Kaya naman sa huling taon, Peter Jun Simon sa PBA, ang prangkisa ng Magnolia Hotshots ay pinaplanong iretiro ang kanyang numero 8 sa May 10 na kung saan ay maghaharap ang Barangay Ginebra at Magnolia Hotshots, ang unang Manila Klasiko para sa taong 2020. Sa kanya nga pong 17 taon sa PBA, tanging sa Pure Foods franchise lang po naglaro si PJ. Nag-expire na nga ang kanyang kontrata noong January 31 at ayon po kay Magnolia Hotshots Governor Rene Pardo, ang kontrata ni Simon ay ma-extend monthly hanggang sa ma-retiro ang kanyang jersey. Para kay PJ, matapos ang basketball ay mabuhay ng simple kasama ang kanyang asawa na isang beauty queen na si Miss Jessa Velar, na tulad ni PJ, ilang beses munang nabigo sa laban bago makuha ang tagumpay. Ang buhay ni Peter Jun Simon ay naglalarawan na ang pagkabigo ay hindi dahilan para sumuko. Gamitin mo ang mga bagay na pagkatalo para maiangat ang sarili mo. Ika nga mga sir, hard work pays off. Maraming salamat and God bless you all.